que le dan problema. Hello po! Magandang gabi. Kami po ay nagagala kasi magkaiba kami ng kulay. Ay, wala pong kinalaman dito sa ano, sa politika. Ito po ay biglang suot lang. Biglang suot lang kasi gusto namin mag-share ng aming journey. What a journey! Journey saanan? 12 years. 12 years na po kami na kasal. Siguro marami sa inyong nakakita dyan or yung iba nga siguro bumati sa amin. Maraming salamat sa pagbati. Siyempre, nais namin ibalik yung papurit ko sa salamat. Hindi naging madali ang mga taon. Alam po ito ng maraming mag-asawa. May ups and downs. Wala namang masyadong malala, pero mga simpleng bagay lamang. Siyempre, alam natin na minsan nga, kahit simpleng bagay, mayroong nangyayaring away, ano? Nabubuhay po kami, nagsasama po kami sa biyaya ng Panginoon. Alam niyo po, gusto kong i-illustrate itong ano, yung marriage life. Hindi lamang po sa amin. Ako kasi naniniwala na mayroong ano, yung perfect match. I don't know if you will agree, ano? Perfect match. Perfect match. Pag sinabing perfect match, ang ibig ko pong sabihin, babae at lalaki, yan ang perfect match. Pero walang perfect partner. Yan, walang perfect partner. Parang hinalimbawa ko yan sa ano, sa yung mga shapes, yung puzzle. Halimbawa, may dalawang puzzle. May dalawang shape. Pero yun pala ay puzzle. Pag pinaghiwalay mo po yon, hindi maganda. At saka hindi mo alam kung alin ang katapat mo. Pero pag pinagsama mo yon, nagiging perfect silang dalawa. Makikita mo yung beauty. Nakikita mo yung beauty. So, hindi sila perfect, pero perfect match. Ang gulo, no? May perfect match, lalaki at babae, pero walang perfect partner. Tandaan po natin yan. Kaya nga, ano pa lang eh, pagka sinabi mong lalaki at babae, magkaiba na kaagad yun eh. Sa maraming bagay, magkaiba. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon kasi disenyo niya talaga na maging mag-asawa yung lalaki at babae. Doon siyempre sa may gusto, pero yung iba kasi ayaw mag-asawa eh. Okay lang naman yun kung hindi ka nagko-commit ng mga adulteros na mga gawain. Ano, so, kung kaya mong panindigan, kasi sabi naman yun sa Bible eh, na mayroon naman talagang tinawag na hindi siya mag-asawa. Pero kung hindi mo kaya, at yung pagiging single mo ay meron ka pa palang mga sideline dyan, yun ay kasalanan. So, 12 years na kami, taga Mindoro at taga Capiz. Gusto namin talaga maging blessing din kami sa iba sa abot namin makakaya. Sinishare namin yung ano, yung goodness ni Lord. Opo, sa biyaya ng Panginoon. Actually, marami kaming mga bagay na hindi naman mapagkasunduan. Kaya lang mga ano, yung mga minor na bagay na sa iba ay talagang itatalsikan ng mga pinggan ng mga kaldero. Parang hindi nadadaan sa usapan. Alam nyo po, love conquers love covers the multitude of sins, sabi sa Bible eh. Sabi yun ni, sa patungkol yun kay Jesus kasi pwedeng patawarin yung kasalanan. Pero tayo minsan ng mga tao, ang hilig-hilig po natin mag-harbor ng ano, ng mga shortcomings ng ating partner. Tama po ba? Tapos pag kunting away, ungkatin mo ng ungkatin, ayun talaga ang kaguluhan ng pamilya ay talaga ganun. So marami siguro, hindi naman kami eksperto pagdating sa ganyan kasi 12 years pa nga lang kami. Pero gusto namin i-share na dahil sa biyaya ng Panginoon, kami ay patuloy na lumalago sa Kanya at gumagawa ng paraan para maging masaya ang partner. Maraming paraan.
bakit ang sayusay natin gumawa ng paraan sa lahat ng bagay eh yung partner mo hindi mo kayang gawa ng paraan para maging masaya. Napakasimple ng mga ganun eh. Ay nako, ang tatalino natin, di ba? Ang tatalino nyo. Tapos hindi yung marunong gumawa ng paraan para maging happy ang pagsasama nyo. Eh, pinagtagpo nga kayo ng Panginoon. Siyempre, nandun yung mga intervention minsan ng mga tao. Akala lang natin yan. Pero God allows it. Basta babae at lalaki talaga. Pag nag-asawa yan sila, ako naniniwala na ng Panginoon ay kung pinapagitna nila si Lord, magiging matatag ang marriage life. Opo, so 12 years and counting? Ano? 12 years and counting. Ikaw ba? Anong sabihin mo? Wala na? Agree ka sa lahat ng sinabi ko? Agree naman. Parang hindi naman ganun, you know? Ayun. Basta si Lord ang ilagay sa center ng marriage. Kapag nilagay si Lord sa center ng marriage, makakayanan ang lahat. At masaya. Okay, gusto namin na ang aming household ay maging household of faith. So, totoo lang, gusto namin kumanta para hindi na kayo manood. Subukan namin po ang kumanta. Baliktarin natin ang camera natin. Subukan nyo yung sabayan. Hindi naman kami mga singer pero gusto po namin itong ang kantang ito. At noong kami ikinasal ay... Ito ba ang kanta natin? Kinasal? Hindi mo. Nakalimutan ko eh. Pero napaka-meaningful ng mga linyada eh. Sige, subukan namin kumanta na ba? Ang ganda. Sing ganda mo. Okay, kanta tayo. That will be a home, and the faith will be destroyed. We'll be the house of the faith that together we can make. And when the strong winds blow, we point for them as one in Him. So good.
together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know. Na yun. Galing natin, no? Magaling ang Panginoon. Tunay na gusto namin ay talagang maghari ang Diyos sa aming buhay. Kaya, will it, they will be done sa aming buhay. Alam niyo po, sa aking paningin or sa aking natutunan, wala na pong pinaka-the-best na mangyari sa buhay ng tao, kundi yung kalooban ng Diyos. Even Jesus, He submit Himself to His Father bago siya malagutan ng hininga. Bago siya dakpin at parusahan at patayin. Sabi niya kung maaari lamang ay ilayo sa kanya o huwag ipahintulo yung cup, yung kanyang dadanasin. Ngunit sabi niya, not my will, but thy will be done. So, for all of us, napakaganda ng ganun po. Yung laging ending ng panalangin, laging ending ng thinking natin, let thy will be done. Sa buhay natin, sa bansa natin, sa family natin, sa mga anak natin, sa mga negosyo natin, let thy will be done. Paano mangyari? Aralin po natin ang kanyang mga salita. Okay, maraming salamat po sa inyong pag-subaybay. Wala na pong pangalawa. Next year na naman siguro to. Saka yung lahat ng gagawin natin for the glory of God. Opo, yun talaga. Napakaganda. Hindi yung para sumikat, ano? Gusto ba yung pag sumikat ka? Basta para sa Panginoon. Basta para sa Panginoon, okay lang yun. Nagiging happy si Lord. Yung isipin yung natin palagi na laging mapapapurihan ang pangalan ni Jesus. Okay, we consciously parang lagi tayong aware na si Lord ay nakatungay sa atin, and someday we are all accountable sa harapan niya. Pananagutan po natin lahat. Sinabi natin, inisip natin, ginawa natin, mapasikrito man yan, o hayagan. Magseryoso na tayo, no? So, maraming salamat po. Again, God bless po sa ating lahat. Kay ito, tropa natin to, si Sir. Bye tayo bukas. Wala. May ano yata, may pasok pa to eh. Martes. Oh, hanggang 13 wala silang pasok, sir. Wala silang pasok hanggang 13, kaya medyo makalaya-laya tayo ng konti dito. Si Pier Alo, nababasa mo ba yan? Aloydnen. Oh, friend ko yan. Bagong friend. Hindi ko lang kabisado kasi baka binaliktad yung mga pangalan niya kasi ganun. Pero si Sir Robin talaga kasama natin yan. Blessing yan sa family okay. Nila sa... Thank you so much. Yan, God bless us all. Ingat pa rin po tayo. Tayo patuloy na magtiwala sa Panginoon. Umasa sa Kanya. Totally dependent po tayo sa Kanya. Kahit ano pa yung pinanghawakan mo ngayon, kalakasan mo, katalinuhan mo, bank account mo, ari-arian mo, yan ay maaaring mawala. Pero ang Panginoon hindi nawawala. That's why kung ang ating dependence ay sa kanya, matibay po 'yon. Opo. So
Ayan, God bless po sa ating lahat. Huwag na natin pahabain kasi magpapahinga tayo. May mga trabaho pa po bukas. God bless po sa ating lahat. God bless po. Brother Randy po. Patuloy po kayong pagparain ng Panginoon sa araw-araw. Na. Brother Randy po, ikaw. Sino ate ka ba? Po, ate. Ate Juan. God bless.